Panginoon, dakilain ang kanyang alam. Purihin sa awitan at papurihan magpakailanman. Purihin sa awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na imagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ingin ang kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayoy nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway
upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Buong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang iyong pangalan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay.' Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala kong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kanina po ay ginanap natin yung ating lingguhang I Thursday, ang feeding program ng Quiapo para sa mga nasa lansangan. At di lang minsan na nagpapasalamat po ang ating mga kapatid upang dito nga po sa Quiapo, di lang sila makakain ng gusto. Kasi po pag I Thursday sa atin, sinisikap natin na kumpleto mula sabaw hanggang dessert.
at sila'y nakaupo sa pagkain. At bukod pa sa pagkain ng tiyan, ay pagkain din ng kaluluwa sapagkat hindi lang natin basta inaabot ito sa kanila, kundi meron din pong pagtuturo, pagpapaliwanag, pagdarasal upang ipakita sa kanila na hindi lang tayo basta bigay lang ng pagkain, kundi ito ay kabuuang pagtulong. At alam niyo po, ang mga kapatid natin yan, alam nila kung saan ng mga simbahan at mga lugar na mayroong feeding program. No? Binibiro nga namin, meron yata silang group chat, no? Para malaman kung dito sa Quiapo, sa Sampaloc, sa Santa Cruz, o kung saan man, o sa may Paco, na mayroong feeding program. Ngunit binibiro nga nila na si sister na, pero sa Quiapo po, sister, no? Hindi lang may pakain, may pa-take home pa. No? Dahil nga, nag-uumapaw din po ang tulong ng mga deboto. Pero alam din natin, minsan, di naman po may iwasan na mapapatanong din yung iba. Siguro may ibang ulam na gusto. May ibang pagkain na napapatanong kung at nagre-request kung anong ulam ang kakainin. Pero di natin sila masisisi dahil kahit naman po tayo, di ba minsan, may inaalok sa atin ang Diyos, pero meron tayong ibang hinihiling. Meron ang ibinibigay sa atin kung tutuusin, pero aminin natin, minsan parang maselan din tayo at mapili. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin, galit na galit si San Pablo. Alam nyo, naniniwala ako, pinalabnaw na lang nung nagsusulat. Kulang na lang siguro, magmura na si San Pablo sa mga taga-Galacia. Sabi nga niya, nahihibang na ba kayo? Sa English nga, mas malakas. Stupid Galatians, ang tawag. Foolish. Nagagalit na siya dahil hindi lubos maunawaan ng mga taga-Galacia yung kanyang itinuro. Bakit? Dahil bagamat sila'y mga Kristiyano, naniniwala pa rin sila na yung kanilang pagsunod, yung kanilang ginagawa, ang siyang magbibigay ng biyaya sa kanila. Akala siguro ng mga taga-Galacia, basta sumunod kami, ibibigay din sa amin ng Diyos ang gusto namin. Kaya nga't ang naging focus nila, yung ginagawa nila. Pagdarasal, pagtupad ng batas. Pero sabi ni San Pablo, di ba ang bilin ko sa inyo, hindi yung gawa ninyo, kung hindi yung gawa ng Diyos. Ang talagang pagmumula ng biyaya, ang talagang pagsisimula ng himala, hindi yung gawa ninyo, kung hindi yung gawa ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang siyang magpapaliwanag ng lahat, lalo na sa ginawa ni Jesus Nazareno. At ano bang nangyari kay Jesus Nazareno? Nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. Ito yung gustong ipaalala ni San Pablo, Espiritu Santo at yung ginawa ni Jesus Nazareno. Kung gusto niyo talagang matuklasan at matanggap ang biyaya at himala ng Diyos, tanggapin niyo ang Espiritu Santo na siyang magpapaliwanag sa atin ng sakripisyo ni Jesus Nazareno. At ito rin po ang diwa na nais ipabatid sa atin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. Minsan, hindi natin agad nauunawaan yung sinabi sa Ebanghelyo. Akala ng iba, sabi daw ni Jesus Nazareno, basta humiling ka, ibibigay, hanapin mo at makikita. Pero alam naman natin, mga kapatid, lahat naman tayo ngayon dito sa simbahan, hindi naman lahat ng hiningi natin ibinigay, hindi po ba?
Kahit na siguro ikaw na ang pinaka marubdob na deboto, hindi lahat ng gusto mo ipinagkaloob ng Diyos. Siguro iba sa atin may dinasal kang gumaling, pero hindi gumaling. Dinasal mo siguro ang makapasa ka sa board. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin dahil baka nakadalawang beses ka na, pero hindi pa rin ka pasado. Meron tayong hiniling na hindi ipinagkaloob. Paano natin ngayon maiintindihan ito sa sinabi ni Jesus sa Sareno? Humiling ka at ibibigay. Hanapin mo at makasusumpong. Kumatok ka at bubuksan. Napansin niyo po yung sinabi ni Jesus sa Sareno sa huli? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Yun pala, mga kapatid, ang ibibigay ni Jesus sa Sareno sa atin, yung Espiritu Santo. Gaya ng sabi ni San Pablo, ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag sa atin ng gagawin ng Diyos. Hindi yung gagawin natin, kung hindi yung gagawin ng Diyos. At ano ang gagawin ng Diyos? Pwedeng hindi yung gusto natin. Pwede rin yung gusto natin. Pero paano natin malalaman ano yung ginagawa ng Diyos? Sa tulong ng Espiritu Santo. At kung gusto niyo pong maintindihan ng kahit papaano, papaano ba gumalaw ang Espiritu Santo? Tingnan po natin ang Poong Jesus sa Sareno. Nakita niyo po siya ngayon? Pasan-pasan ang krus. Kung kayo po ang Ama, pipigilan niyo ba na maghirap ang iyong anak? Maging natural po tayo sa sagot. Kung kayo po ang mahal sa buhay ni Jesus sa Sareno, papayagan niyo bang putungan siya ng koronang tinik, paghahagupitin at alimurain ng mga tao, magdusa at mamatay? Kahit siguro sino man sa atin dito, kung kayo po ang kapatid, ama, at mahal sa buhay ni Jesus sa Sareno, sasabihin niyo sa akin, siyempre, hindi ako papayag, Father. Pipigilan ko yan. Tama po yung sagot ninyo. Pero, bakit pinahintulutan ng Ama mangyari iyon? Una, dahil may kalayaan ng tao. Yung mga nagpapatay, nagpahirap sa Kanya, may kalayaan. Kaya't pinahintulutan nyo ng Ama. Ikalawa, marahil ito ang paraan upang lalong ipakita ni Jesus sa Sareno ang pag-ibig at awa ng Diyos. Dito makikita natin, mga kapatid, ang galawan, ika nga, ang galawan ng Diyos. Minsan, hindi pumipigil ang Diyos. Pero, opo, nakikita natin siyang naghihirap, pero alam natin, sino bang nagtagumpay sa huli? Sino ba ang muling nabuhay? Sino ba ngayon ang tunay na nagahari? Di po ba si Jesus na Sareno din? Opo, ang Espiritu Santo pinapaliwanag sa atin, may mga pagkakataong hindi mapipigilan ng Diyos ang ilang bagay sa buhay natin. Pero sa mga nananalig sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, katulad ni Jesus sa Sareno, yung hindi pinigilan, itutubos, ililigtas, papanibaguhin. Yun ang tunay na himala. Yun ang magiging bunga ng mga dasal natin. Kaya nga, mga kapatid, ito yung ating ipagdasal.
na lagi tayong tumawag na ipadala ni Jesus Nazareno ang Espiritu Santo sa atin upang mas maintindihan natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Katulad na nangyari kay Jesus Nazareno, may mga bagay na hindi pinigilan, hininto ang Diyos, pero hindi doon nagtapos ang lahat. Dahil makapangyarihan ang pag-ibig ni Jesus Nazareno, binago ng Ama yung pagdurusa niya, ngayon kaluwalhatian na. Yung paghihirap niya, ngayon tagumpay na. Yung krus, ngayon tanda na ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, opo, magdasal tayo. Panginoon, kung ipagkakaloob niyo po, may mga bagay na mahinto at mapigil, Hari nawa, mapigilan yun. Pero kung hindi man ito mapipigilan, dahil na rin sa maraming kadahilanan, patuloy pa rin po kaming nananalig sa inyo, kasama ni Jesus Nazareno, sapagkat alam namin, mababago nyo pa rin ang lahat, maililigtas nyo pa rin ang lahat, pagmumulag pa rin ng biyaya at himala ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Ang ating tugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay, pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, nawa ay matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain, ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway, patuloy na manalangin, kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, nawa ay magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, nawa ay muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tahimik tayong dumulog sa iba pa nating kahilingan. Makapangyarihan Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ang iyong kabutiang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan, pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. At
sa'yo. Sa kabutihan mo, kunin at tanggapin, alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalubdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda ang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ang kabyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas, tagapagbigay ng tunay na biyaya at himala. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. State et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui spera, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor
that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. You started at vidate coni am suavis est dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in meo. The Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est dominus, beatus vir qui sperat, sperat in eo. Gustate et videte coniam suavis est dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Announcements. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumaka bilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical systems ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga kumuha po ng medalyon at imahe, ito po ay
gagamitin para sa pag-ayos ng kuryente ng ating simbahan para maging ligtas. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda na ginagamit natin para ibahagi, katulad kanina sa ating I Thursday, sa mga nasakuna, nabaha, nasunugan, at sa mga parokya, binibigyan natin buwan-buwan na may mga programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Patuloy tayong magdasal at magtiwala sa Diyos. Bagamat hindi lahat ay mapipigilan niya dahil na rin sa ating kalayaan, ang lahat mapapanibago at maililigtas niya dahil sa kanyang awa at pag-ibig. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't patuloy na magtiwala sa ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.